Coach Bowie dahil sa mga bata. So, with that, thank you, Coach. Sana meron pang mga susunod na pagkakataon na kahit na may asawa ka na, ikaw pa rin magpo-coach sa kanila. Kay Fatima, actually ngayon ko lang siya. Ay, sabit na namin pala noon. Ay, sa pagpaladag. Oo, parang pa-second. Sexy naman siya noon. Kaya usually kasi kung saan-saan kami nag-training. And then pagka, if there is a time na masungit si coach, alam na namin ang dahilan. War sila. Kaya yun agad sinasabi namin. Kasi minsan masungit, ay stricto kasi siya in fairness. Pero yung mga bata naman talagang aral na aral. And yun ang thankful kami sa kanya dahil sa na gumaling naman yung mga bata at ang patunay po ay marami na po silang nakuhang mga medal. So thank you pa rin sa inyo, Coach. And gaya ng sabi ko, si Fatima, although hindi ko masyado pang kilala, pero I assume from now on magiging close na kami dahil nagiging ninang kami sa kanya. And ang advice ko being a married person also at saka as your ninang, ano na lang, be contented with what you have, Fatima. Huwag kang maghahanap ng, kaya na sinabi ng pare, huwag kang maghahanap ng wala kay Coach. And same thing to you, huwag kang maghahanap ng wala si Fatima. Otherwise, mag-aaway kayo ng mag-aaway. So, with that, siguro marami pong sasabihin yung mga ibang parents. Baka masabi ko lahat. Thank you and congratulations. May you be blessed in your married life and sana mga babies. Sana makita namin na magkaroon kayo ng mga babies para aalagaan at iko-coach mo. Thank you. Thank you so much, Ms. Martirez. And now, ladies and gentlemen, nandyan siya? Mga kaibigan, siyempre po ako represent naman all the other ninos. Hindi po sila nawawala. Nakikita ko po sila. Mga kaibigan, Mr. Eduardo Finla Jr. Ito yung napagkamal na kong congressman. Isa sa mga puro membro ng RH Bill. So, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang totoo nito, kaninang nauna ako sa litaan, hindi nila hindi pa ako, nauna ako sa tawagin eh. Anyway, of course, I would like to congratulate you, Ronald and Fatima. Munti ko na silang matawag na pokbok yung poknat, no? At sa inyo nang kinatawag ko parati pag inaasal ko silang dalawa. Siguro sa message, gusto ko munang magkwento. Hindi naman nabuti na dalawang oras, sara. Kanina kasi pagpasok ni Fatima sa simbahan kasama yung daddy niya, parang bigla akong na-miss yung auntie ko. Kasi pag nandyan si Tito Rene, nandyan si Tita, no? Hindi sila mapaghiwalay. Whenever merong occasion sa amin sa probinsya or sa amin, sa bahay, sa kanila, sigurado magkasama. So identify po sila bilang mag-asawa. So for my message, sana maging ganun din kayo. Kasi from this day on, iisa na lang kayo. No? Gaya nga ng parang yung bigas daw, kahit ibang klase yan, pag pinaghalo mo, hindi mo na ma-identify. Wala nang kahibaan. So, this is a new life for you. Sana always make Jesus the center of the relationship para ma-maintain ninyo. Maraming salamat po. Thank you so much, Sir Ed. And now, ladies and gentlemen, with the participation of one of our waiters na mag-a-assist,
Mga kaibigan, katawagin ko na po ang ating maid of honor and of course, our best man. Camille and Alan. Palapakan po natin. Dapat sabay ha. Okay, Mr. Winger, maganda na ito. Two goblets, please. Two goblets. Camille, Alan, nasan kayo? Para si? Ayan, si Camille. And of course, si Alan, nasan? Sir, pakilalayo po yung ating maid of honor. And of course, bago po yung inyong mahalagang obligasyon, isang munang mabuting pagbati sa mag-asawa. Magandang hapon po sa lahat. Masasabi ko lang, sa wakas, makakasunod na kami. Sana maging maligaya sila. Wish ko lang sana maging happy ka rin siya. So in behalf of Chaka, ano ka lang yung pinag-inish nila at big good day siya. And of course, Alan, bigyan natin sige isang goblet. Yung partners, bigyan natin sila ng wine. Okay, everybody, please try. Please try for